Tatay Jefferson na habang may sumunod ka lang sa ginagawa namin sa iyo, gagaling ka. Sabi nga nung kaibigan mo, malaking pagkakataon na nakapaghanap mo ay kapag sumunod ka lang. Habang may buhay, may pag-asa pa. Kaibig, wag na po. Sila na pong bahala dyan, may instruction naman po, di ba? Oo. Ayan po mga kaibig, nakabili po tayo ng nail blazer dito para kay Tatay Jefferson Mendoza po. Ito po, may para sa ito Tatay Jefferson mula kay kaibig ng Idaho, USA. Ito po ma'am, bayad po ma'am. Thank you po. Ayan po yung nail blazer niya. Ito na nga mga kaibig, nakabili na nga po tayo ng nebulizer para kay Tatay Jefferson Mendoza po. Ito na Tatay Jefferson, nahintayin mo na ako. Papunta na po ako sa inyo ngayon. Ito nga mga kaibig, papunta na po ako doon kay... Hello po! Kay Tatay Jefferson po. Dito kay Tatay Jefferson, dala na po natin yung... Yung po, Ate Sini. Bumalik po ako. Ay, wala na. Oo, nabilang ko na si Tatay na Tatay Jefferson ng nebulizer. Ay, wala. Kasi ano po? Hindi po ba siya? Opo. Isa man na lang po. Punta namin si... Tatay Jefferson. Ayan. Hello, Tatay. Ito na po yung ito po na nabili ko na po yung paninyo yung nebulizer. Opo, ito. Ayan po yung nebulizer. Ayan, tingnan nyo po. Ay, ito, itawagin mo si Lolo. Ito. Ayan na po yung nabili na ating nebulizer. May kwan po yan dyan, may... Oh, may instruction po naman yan dyan kung paano gamitin. Ah, alam nyo po. Oo, oh, buti naman. Oh, ayan na po yung... Yan lang po ang nabili po natin kasi... Oo, marami. Ayan yung... Hello po, sir. Ito po, nagbalik po ako at may nabili ko na po yung nebulizer ni Tatay Jefferson. Ano? Jefferson po. Jefferson Mendoza. Oo. Ayan. Oo. Oo, salamat po kay kaibig na... Salamat po kay kaibig. Maraming pong salamat. Oo, kay kaibig Idaho, USA po, sa USA. Siya po ang nagbigay ng tulong po sa inyo, si kaibig Idaho. Ayaw po niya magpabanggit ng pangalan. Yung mga sabi niya sa akin, huwag ko lang daw banggitin ang pangalan ng bibigyan ng para ng tulong. Pero galing po sa kanya yan. Ito pa man po, sa pamamagitan niyo, nagpapasalamat po kami. Nakalang po dito sa kapitbahay namin. Ako po yun. Malaking bagay. Malaking bagay po para sa kami. Oo. Habang may kwan po, kaya-kaya nyo po kwan. Malalagpasan nyo po. Basta tuloy-tuloy. Sabi ko nga, sumunod ka lang sa instruction namin. Huwag kang sasama loob mo pag pinapagalita ka ng kapatid mo, nipag mo. Kasi makita sa loob mo. Ngayon, binibigyan ka namin. Nga sabi nga ni Kuya Rambad mo, malaki ang chance mo na makarecover. Oo, oh, inuman kaya, po. Kaya kahit kami tumutulong nga sa'yo. Kung gano'n. Eh yan. Kaya na natin. Kanina, naano ko si sir. Kinapa lang po yung mukha ko sa kanya. Kita. Sige po. Maraming salamat po sa iyo, Ate Sini. Oh, maraming salamat po. Okay. Sige. Ate, huwag kang magsasawang tumulong. Hindi. Basta ako, hindi naman ako nagpapalang ng galit. Ano yan? Sa Jesus. Jesus Christ. Tuloy-tuloy na niya inumin yung gamot niyo, tatay, para gumalik po kayo. Nandito naman nakaraan. Malak, sir, may pang pwede pa ang balik niyo para may interview yung buhay ko. Ah, sige po, wala na po. Ah, ito, may kwan po ako rito. May channel po ako. Ito, ayan. Para, ayan mga vlog po natin. Para makarating sa mga anak ko. Ayan, sa YouTube po yan. Isa rin po yun, sir. Kaya nagusto ko na mag
gusto po kahit sa paraan na ganito, makita siya ng tunay niyang pamilya, maroon naman nabuksan yung puso para sa kanya. Ah, kasi may pamilya po siya. Sir, ang kwento ko sa'yo, meron akong anak sa ano. Meron po pala. Meron akong anak sa Villa Molerbes na may kaya. Baka pag-aral, andun sa Makati sila na opisina ng dalawa, engineer yung manugang ko. Engineer po yung manugang ninyo? Oo. Oo. Yun nga po, kaya lang po ako nag-ano sa inyo. Ang nag-ano nagsusol-sol yung manugang ko tsaka sa asawa ko. Biyanan. O, biyanan. Hindi manugang, biyanan. O, biyanan. Nagalit ko sa mga yung biyanan niya. Oh. Ang ako naman, gusto ko kahit sa ganyang paraan, nakita po ng biyanan niya, ng asawa niya, ng anak niya. Kahit anak niya. Oh, ah, yung anak niya. Mabuksan yung puso para sa kanya. Kasi kahit anong sama, ama pa rin po siya. Sige po, anong pangalan po ng anak niya? Marinel Mendoza, sir. Marinel Mendoza. Marinel Mendoza, sige po. At babalik po ako dito ulit. Alimbawa, magbibigay ulit tayo ng kunting pangkuan lang po. Ng kunting halaga lang din ulit po. Tapos, babalikan ko po kayo ulit dito. Mga next day ata o mga pampa po. Ano? Para ma... Tapos, yung gagawin nga po natin. Malungkat naman yung pamilya ko. Oo, para... Sige po. Mag-iising sila. Opo, sige po. Ganyan. Ang gusto niyo po, manawagan kayo kay Marinel po. Anak, baka kung nakikita, mapapalood mo ako, ganun. Oh. Anak ka mo, ayan, makakausap ka ng ano. Umaga dapat, sir. Hindi, mapapanood naman to. Mapapanood naman to sa ako. Ayan, sabihin mo na po, ano yung sasabihin mo sa anak mo? Marinel, anak, maawa ka naman sa akin kahit kunting tulong lang. Kasi yung asawa mo, sabi, magbibigay ng kunting halaga lang. 1,000, kunti lang yan, tungkol sa papa mo, sabi niya. Huwag ka na naniniwala sa mga sol-sol anak. Huwag ka naman ganyan. Inaaral kita ng mabuti. Ang dami-dami kong gastos sa'yo. Hindi mo mo lang maalala kung doktor ako ng partas. Kung sana ko umuutang para lang katapos ka. Ngayon ang ganyan ay isusupli mo sa akin. Huwag naman sanang ganyan, anak. Huwag kang magtitiwala sa mga sol-sol. Anak, pinalagdin kita ng maganda para lang makapag-aral ka, para may hanap buhay ka. Hindi ko na nga binenta yung bahay para sa inyo. Ano kung gusto nyo? So, ako, tignan nyo. Saan ako nakatira? Para umiyagit na kung saan ako pupunta. Ayaw po ng ganyan. Kahit kunting tulong lang, huwag kang mag-inig sa lula mo. O sino man ang tao, ako ang pakinggan mo dahil malapit na siguro ako mamatay. Anong gusto mo? Saka mo nalang ako dadalawin pagkandaan ako sa kabao. Kahit kunting tulong lang, anak, ibibili ko lang ng ang mga gamot. Hindi ko bibili lang si Elio, ayaw ko na. Magsawa na ako, anak. Maawa ka naman sa akin. Yan po ang panawagan ni Tatay Jefferson sa kanyang anak na si Marinel po. Marinel Mendoza. Sige po, at ipabot natin kay ating Marinel po Mendoza ang panawagan ni Tatay Jefferson sa kanyang kalagayan. Tatay, pagbalik po rito ay magpuli po tayo ng kunting tulog. At ito yung higaan ni Tatay, pwede ba lagyan ang dingding yan dyan? Pwede po, sir. Ha? Dahil mga karpintero, mga pamangkilo. Okay. Tingnan po nga natin kung mga yung higa ni Kwan dito, ni Tatay. Kasi buburan niyo para nga malaman niyo. Tingnan nga po natin kung pwedeng lagyan to ng pintuan at saka bubong. Kahit. Dito po. Kahit Kwan lang po. Kahit. Ito nga po. Tapos ilang piraso ngayon. Ilang pirasong ngayon. Ito mga. Tatlo. Hapit na lang sa apat.
Mga apat na di otso. Ano tatay? Mga di otso kasi pa ganyan. Hindi dosi po, happy isa. Mga di otso, mga apat. Mga apat na di otso, ano? Dito nga po, dito lang po natutulog kasi si Tatay G. Person. Ayan. Siksika na po kami sa sir. Siksika na po kayo. Hindi naman natin pwedeng isang kasi may bata. Alam ko lang natin na kunan lang po natin ang kunting po. Ito nga mga kaibig kasi si Tatay G. Person ay dito lang po siya natutulog. Kasi nakaluna lang po yung kanya. Luna lang mga kaibig. Pwede na po siguro dito yung apat na di otso. Tapos yung kahoy at plywood lang po mga pwede natin i-ding-ding. Tapos lagyan lang ng pintana. Oo, ng pintana at pintuan. Ano? Sige po. Mga kukwintahin po natin kung magkano ang pwedeng i-kwan dito sa palagay natin. Saan magagawa na po? Nandito na po yung... Meron naman pong gagawa. Opo, okay. Meron po. Sige po. Oo. Mga mura lang man yun, ano? Mga ilan po kayang kahoy para ma-estimate natin yung mga gagawin dito. Kahit mga 2x2 na kahoy lang. 2x2. Tapos isang... Tapos lang na 2x3. Dito yung mga yung kwan dito mga plywood lang na kwan ano? Mga dalawa, tatlong plywood lang kasi lang. Hindi, kulang po yan mga pula, tama ba? Tatlo. Tatlo, sige, sige, sige. Tapos yung dalawa. Oh. Sige po sir, ako na pong bahala diyan. Oo. Mabalik po tayo rito para kuha natin yan. Mabalik po natin, malagyan po natin ng ano? Sige po tatay. Sige po. Okay, walang ano man po, kunting bagay po. Yun sa ibang taong makalapit sa akin talaga. Isya ang unang-unang ilapit ko bago yung sarili ko. Kaya yung kakinausap talaga, sir. Sige po, maraming salamat sa iyo. Dahil siya talaga, naawa talaga ako na nakikita ko. Hindi, ayan, gaya rin niya, mainit. Hindi ka makaawin kasi mainit. Ito, tatay? Ikuha lang po natin yan. Gagawan po natin ang paraan. Mga sumunod na araw. Maraming salamat. O, siyempre, tatay, may edad na rin po kayo. Opo, senior na po siya. O, senior na. Oo, may lang. Driver po siya, eh, misa. Nag-maintain mo po ng driver. Ayun. O, yun, mahirap. Pinagdadasal ko po pala. Oo, sige po.
Kabila po yung malakas ang ulan. Kabila po, pasalamat namin sa Diyos. Kita ka sa amin. Wala nga naman yung sir. Wala nga naman. Kunting bagay po. Higaan itong katulang. Higaan mo. Ay, bulay, sir. Sera, higaan mo. Usang ka pa. Diyos ko. Bigyan ang katulay namin. Salamat. Yan. Eh kung hindi nga ng ano, yung higaan din sa labas, yun ang iyan. Dati, sir. Siya, ano. Sige po, tatay. At pagkuhan po natin, pagbalik ko, sana may kuha na tayo. Salamat. Salamat po, sir. Sige po. Babay po sa inyo. Karan, tapayaan kayo ng Diyos. Sige po. At talagay mo po ito. Ayan. Namaya, ano ko sa inyo. Didemo ni ate. Ni ate Sini. Sige po. Okay.